umipot agad at tumukaol agad ng grass. Ayan. So mukhang gusto nga nila to. Hi guys, so ito sa video na to, kita ko, gumagawa kami ng lalagyan ng manok. So, ayan, actually, nire-reuse namin yung dating lalagyan ng, ano, yung ginawa namin for our vegetables. So, ito dati yung ginawa namin, tapos lagyan namin ng net para hindi pasukin ang insekto. So, yung vegetable beds nasa loob, tapos tinatakpan namin ito. Yun, it worked well naman, but now we have a different plan for our vegetables. So, plano namin magkaroon ng aquaponics dito sa farm. So, sayang naman, di ba? Hanggang na yung pinagawa namin. So, we're reusing it na kulungan ng manok para pwede silang, ayan, makapag, ano muna dito, ngayon lakad-lakad at makakain ng grass. So eventually, we will make them free-range. So in a separate video, pakita ko rin yung ano, yung gagawin namin na net. So basically, bumili kami ng mataas na net, 20 feet, tapos gagawa rin kami ng poste. So, yan. But in the meantime, ito muna yan, para pwede na silang maka yung gala-gala muna dito. Kasi ngayon, nasa cage sila na maliit. So, sa ano din, maganda rin na makagala-gala sila tapos makakain ng grass. So, yan. So, ito yung binili ko na screen. Tapos, coated siya ng plastic para yan, hindi madaling kalawangin. So, yan yung nilagay namin. Tapos, dito, steel matting. Para yan yung access. So kumbaga, kung gusto mong ano, i-open mo lang. And then, pwede mo nang sarap. So yan, so yung binili namin yan, isang rollo to ng screen. So ganyan siya. I think one half ata yung butas nito. Pero yun yung binili ko, yung medyo makapal na kasi lalagay din namin dun sa iba pang ano, kulungan ng manok. So bali 4 feet yung haba niya, itong taas. Tapos ito 25 meters eh. So medyo ayan, maraming ano yan, maraming screen. Ayan, ito na yung pangalawa. Tapos na din. Ayan tayo. Ayan, makabukahan. Mamaya pakita natin pag nilagay natin siya yung mga manok natin. Sana matuwa sila. Bago nilang cage. Yan, so tapos na. Testing na natin yung mga manok natin. So nilagay namin dito sa may mahogany para at least may lilim. Ngayon, i-test na natin. Tingnan natin kung gugustuhan nila to. At umipot agad at tumukaol agad ng grass. Ayan.
So mukhang gusto nga nila to. Tumuka agad ng grass ah. Yun talaga trabaho niya? Oo. Kaya yan yung mas magandang alpas kesa po sa ano. Oo. Ayan si Sparky. Ah, Sparky. Baka lima na lang sila dito. Parang mas maka ano sila, galaw-galaw. No? Oo. Ayan oh. Tuwa agad sila. Yan, grass-fed na chicken. Saka yan, maganda maka-ano talaga sila. Natural environment nila. Maka-galaw-galaw. Patiin na lang natin. Lima na lang sila dyan para maka-ano-ano. Kinukuha ni Milan yung isa. Yan o. Kain agad sila. Yan, pinipress lang siya para so yung ginawa namin may konting tira din. Parang yung paa. Tapos yung pinipress lang para bumaan sa lupa. Maganda to, pag naubos na nila tong grass, pwede natin sila ilipat. Ayan, para continuously meron silang grass. Yan. So, yan yung project natin guys. Temporary na lalagyan ng ating mga manok para at least hindi lang talaga sila nandun sa taas ng cage. Ngayon, nandito sila sa lupa. May grass. Pwede silang kumain ng damo. Okay, so that's it. Thank you so much for watching and kung hindi pa kayo nakasubscribe, please don't forget to subscribe para yan, hindi nyo ma-miss yung ating future videos. So, this is Jerry Lau. Thank you so much for, again for watching.